The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Sasabihin ako sa'yo ng buhay mo'y isang aklat, isang aklat na para sa lahat. Kaya halika na, ibahagi sa lahat. Kaya kung gusto mo, gusto mong matuto, tumutok ka lang sa programang ito. Sa Life Library, alin at makibahagi sa mga aral ng buhay. Makisaya, makialam sa ikakabuti ng bayan at magdulot ng inspirasyon at kalakasan. Halika na, sumama ka, mangarap at matuto ng sama-sama. Huwag mabalisa, may problema, andyan ang Diyos na iyong makakasama. Kaya kung gusto mo, gusto mong matuto, tutok ka lang sa programang ito. Sa Life Library, halina't makibahagi sa mga aral ng buhay. Makisaya, makialam sa ikakabuti ng bayan at magdulot ng inspirasyon at kalakasan. Sumama ka,
samahan si Dr. Esleña. Life is a battlefield. To win, let's armor ourselves with doses of wisdom to keep us strong in faith. Let's continue to grow, to inspire, and to empower one another. Come, join us. Think, learn, connect. Here at TLC. Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening to all our TLC viewers and subscribers all over the country and all over the world. So today is a special day here at Life Library. Do you know why? Because today is Life Library's first anniversary. And thank you very much for the trust and for being with us for 1 year. So inabot po tayo ng 1 year dahil nandyan po kayong lahat. So salamat, salamat po sa inyong lahat. So dahil anniversary natin ngayon, magbibigay tayo ng libro. Yun nga lang. Yung libro ko na Real Life Lessons Toward Real Life Success, Winning Strategies, and Footsteps in Making Your Dream Come True. The other one, of course, is The Fundamental Principles of Teaching and Learning from A to Z, Teacher's Guide in Blending Theory and Practice. And meron po tayong dalawang author na nag-donate ng kanilang libro, Ikot-Ikot by author Myrna Sison, and of course, The Blooming Introvert by author Yet Renegado. Kaya lang, yung unang libro natin, yung isa ay ibibigay ko na lang kasi doon sa parating ay yung number one fan ko. Number one fan, always present, always number one na nandito sa ating StreamYard. So, ibibigay ko po congratulations kay Coach Loretta Juarez. Ayan, sa inyo na po, Coach, yung pinili ninyo, Real Life Lessons Toward Real Life Success. So, sabi niya, bumabati, happy birthday and congratulations for your first anniversary. Thank you for trusting Talk Life Channel. Coach Loretta Juarez is one of the board of directors of Talk Life Channel. And of course, Ma'am Jovi Perez is with us. Greeting, good afternoon. Same with, ayan. And of course, Loretta Juarez. Thank you daw. Thank you sa libro. Ayan. So, because today is a special event, I also invited somebody to be my co-host who will be the one to interview me. Ako ngayon ang i-interviewin ng ating co-host. Pero bago ko siya ipapakilala, ay mag-play muna tayo ng mga greetings, anniversary greetings from our viewers and subscribers. So, Ma'am Angel. Thank you.
Doc Esmeña, congratulations sa isang taon ng Life Library. Oh my gosh, you've been blessing a lot of people and helping a lot of people. Ipagpatuloy mong mission na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Please know that I'm extremely proud of you being a friend, being a mentee of course. Proud na proud ako sa books mo, sa mga achievements mo sa buhay. And I know that you will still have more opportunity to bless and to inspire people. Doc, huwag kang tumigil ha, kasi napakaganda ng gawain mo. Yung pagsaserve mo to inspire, to bless, and para talagang matulungan ng mas nakararami. Your episode sa Talk Life Channel, grabe, punong-puno ng substance. And thank you so much also for being given the chance, the opportunity na ma-invite you. Ha? Punong-puno ang aking puso ng pasasalamat. At naniniwala ako na tatagal pa ng mga years ang iyong channel so that you will have, so that you will bless and you will inspire many more people. Okay, dalangin ko Doc na sana mag-prosper ka pa. I pray that you will expand. God will expand your territory and I pray that you will bless more people. Dalayan ko rin ang kalusugan at sana kasiyahan, of course, joy, fulfillment, happiness. And maraming salamat for saying yes sa tawag sa'yo ng Panginoon to serve and to inspire people. Hindi lahat talaga nagsisay yes sa ganyang panawagan ng Panginoon. But you said yes to inspire and to bless more people. I know that God will sustain you. I'm so proud of you, Doc Esmeña. God bless. Happy anniversary, Talk Life Channel's Life Library. Maraming salamat po. Thank you. Thank you for inviting me one time in your TV Online Life Library. Congratulations. And may you have many more segments for your TV Online. And God bless your channel all the time. Thank you and happy anniversary. Happy anniversary to Life Library. Special greetings to our school head, Dr. Esmeña C. Celeste. More blessings and more success to come. Isang bundang kabataan ng Barangay Manhong ay pumabati ng happy first anniversary sa The Life Library Channel ni Coach Esmeña C. Celeste. Tunay ngang kapupuntan ng aray at pagpupuntan ng inspirasyon ng iyong programa. Masaya po kami na ang sambunyang kabataan ng Manhong ay naging bahagi po ng inyong programa sa unang anibersary po ninyo. At ganun din, Coach, ang aming pagbati sa inyong kaarawan. More birthdays to come and more anniversary sa Life Library Channel. Ayan, so maraming salamat po sa inyong pagbati at pagtitiwala. Coach Jonas, of course, ang ating chairman ng Barangay Malong, Juan Bauzon. Mga guest natin dati ito, of course, si Sir Mike Dumundon. At yung ang ating interviewer ngayon, si coach or author, Daisy Mari. So for the book, para maka-avail po tayo dun sa paraffle ng book, siguro po manunood tayo. Ira-raffle natin by next week, pero kailangan manood tayo ng live yung live, kung tingnan natin yung dami nang nandito sa live ngayon. So baka dalawa yung ipi-play natin, i-paraffle natin din isa doon sa mga manunood na after na ng live. Kasi makikita naman natin yun, di ba? Pero ayan, makikita naman natin bukas na po. Next time na natin i-raffle, mababasa naman yung pangalan kung sino na yung mga nandito. Nandito na rin po sa atin si Hannah Cardona. Bumabati din ng happy birthday and happy anniversary. So yun po. Para din po, pag nabunot kayo ay ma-qualify kayo, mag-message po kayo kung ano yung learning or lesson na natutunan ninyo. Yun po sana. So parang mag-agree tayo na kung kahit na nandito kayo, kahit na nanood kayo, kung wala tayong ma-message na lesson, kasi dapat nanonood tayo, di ba? Kahit na ngayon lang, kung ano yung natutunan ngayon, mag-message tayo. Anything that you learned from Life Library, from the beginning up to the present, kailangan yun yung makita natin para ma-qualify tayo sa paraffle
ng mga libro. Okay? So I hope klaro po sa atin na ganun po yung agreement natin para wala pong samaan ng loob. Ganun ba yon? Okay, so papakilala ko na po ang ating co-host, no other than Daisy Mari Corral. Ayan, ipakita na po ang beauty. Ayan. Ayan, thank you, madam, once again for this opportunity to be with you again and to interview. Ako ngayon ang i-interviewin mo ngayon. Yes, excited. Thank you very much. Good morning, okay, good afternoon. Okay, go away. You may introduce yourself. Din. Yes, po. Good morning, good afternoon, good evening din sa lahat. I am a doc. I prefer to be called my pen name, which is Daisy Oñate, no, and DDM Oñate, yung author, yes. Yung name ko sa aking mga books. So I am Daisy Oñate, and I am Doc Esme is a fellow author under Sir Jonas Dupo. Natuwa ako kanina, nakita ko yung greetings ni Sir Jonas. Yun nga po, maraming salamat sa pag-invite sa akin bilang co-host niyo ngayon. At syempre kayo ngayon ang aking interviewin. Dahil yes. Ito ay isang napaka-special na araw. It is your the anniversary of Life Library. Plus, it is your birthday, Doc. So, talaga namang happy, happy birthday and yes. Happy, happy anniversary ngayon. With this theme, The Gifts of Life, napakaganda talaga ng iyong programa, Doc. Tama si Sir Jonas na marami kayong mabibless. So do not stop. Keep on going. Keep on moving. You have to propel this people's heart to aim for love, for victory, at paano maging masaya sa buhay tulad niyo. Okay, Doc? So eto ngayon, with this theme, Go, Grow, and Glow in Wisdom naman. Talaga namang nakakaantig siya ng puso, Doc. Ang unang gusto kong tanungin, Doc, what is the story behind this Life Library? Bakit siya Life Library? Paano mo siya naisip? Yes, actually, thank you. Thank you for that very first question. And I love that question kasi I wanted to share my journey at Life Library. So, Life Library started when, of course, during the lockdown, no? Kasagsagan ng lockdown and my co-coaches, no? Fellow life coaches were having their shows. Meron na silang show na papanood ko. They're also starting. And then sabi ko, wow, gusto ko din yung ganyan. So, of course, I talked with the CEO, Mr. Leo, of course, Coach Leo Gamuela, basta si Sir Leo, and apply. Nag-apply ako. Sabi ko, sir, paano ba akong maging part ng Talk Life Channel? And he advised me to prepare a proposal. Sabi niya, para makakuha ka ng slot. Sabi ko, wow, baka mawalan ako ng slot. I was so excited and I was fearful and afraid na baka matagalan ako, mawalan ako ng slot. So I prepared that overnight. Diba? Ginawa ko agad-agad, then I submitted the following day and it was approved. Yan. Diba ganun tayo pag nagtrabaho? If you have an idea, sayang yung idea, do it now. Do not wait for tomorrow, di ba? And after which it was approved, siguro mga Thursday, and sabi niya, what time is your proposal? Sabi ko, Saturday. Every Saturday. Sabi niya, are you ready on Saturday? Sabi ko, Thursday, Friday, Saturday. Not yet. Sabi ko, next Saturday. Without knowing that is my birthday. Diba? Hindi ko alam, hindi ko naisip. Nasa Saturday na lang, sabi ko, na birthday ko pala yon. And that is why my first episode was entitled The Gift of Life. Because God's gift of life to me, I will serve the Lord, of course, through Talk Life Channel. By being an educator.
by being an author. At syempre, ito nga, higit sa lahat, Talk Life Channel. So, Gift of Life. Sa ngayon naman, the gifts of life pa rin tayo. Aside from the life God has given me, meron akong other gifts, di ba? Na book launching. Ayan, yan po ang journey ko, ma'am, sa life. Ah, okay, mamaya muna, baka gusto mo na rin bang tanungin bakit Life Library ang title, or later? That's another question. Okay? So, thank you. Another question, though. Yes, ang ganda naman ng inyong ano, saka it was meant to be. The fact that you postponed it, you delayed the first show sana of your Life Library segment, and then suddenly move it on the next, the following weekend, then naging birthday mo pala yun. So, you are meant to have that, and your title is, the subtitle of your yes. Life Library segment is very good. Yes. The gifts of life, no? Saktong-sakto na yung buhay mo, yung birthday mo, ay gift ng God sa'yo, Doc. Okay, and with this theme, go, grow, and glow yes. in wisdom. Bakit naman siya go, grow, and glow in wisdom ngayon? Ngayon, that will be, kasi first, ang ganda din ng timing lagi, ano, this is my first, I am already in season 5. Season 5 na tayo, and the theme will revolve on go, grow, and glow. Kasi I am thinking that everything that I will be discussing here will be something on, ano naman na ngayon, wisdom, sharing wisdom on education. Parang ganon. Yan ang ano ko. Kaya, we always need to go and grow in glow in wisdom. So, more on ano tayo ngayon? Educational. Ang topic ko sa ngayon. Ayan. Sa topic ko naman ang yes. Gifts of life. Okay. I would love to yes, hear about next that, question. Doc. Pareho tayong teachers, no? And then, also, I want to ask, yes. What is your vision and mission about Life Library? Siyempre, pag meron kang isang ginustong bagay, dahil meron kang gagawin para dito. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa tao at sa community or society. So, what is your vision and mission about Life Library, Doc? Yeah, thank you. So, of course, in my proposal, that is already stated. So, nilagay ko doon, I wanted to join Talk Life Channel with Life Library as a title. Unang-una, yung vision ko, mission ko nandoon na sa title of the show itself, which is Life Library. Why? Because I'm fond of reading. Yeah, I believe it's not only reading. I believe that life is a library. Life is a book. And mas maganda siya sa Tagalog. Ang buhay ay isang aklat at ang aklat ay buhay. So, ibig sabihin, lahat ng binabasa natin sa aklat ay wisdom from other people. Wisdom from wise people. Wisdom from authors. Diba? These are the wisdoms that were build and founded through the years. And ito namang mga sinulat sila ng mga tao at binabasa din ng mga tao para ma-build din yung kanilang wisdom. So, opposite siya. Life is, ang buhay isang aklat at ang aklat ay isang buhay. So, it's both on vicarious and personal experiences that are combined. Yung nabasa mo, at yung karanasan. And that is why mostly I have some guests to share their personal experiences. Like you, di ba ma'am? Naging guest kita. And for sure, you inspired a lot of people. Walang sound. Can you move to the next question? Sorry, Doc. Ayun. May sound na po, ano? Malakas na po? Meron na po. Okay. So, we move to the next question kasi napaka-interesting lahat ng topic na babanggitin ni Doc Esme today. So, please, lend us your ears. Do not go away. No, mamaya na yung ibang bagay. Ito, napaka-importante. And once created lang yung every segment ni
Doc Esme, very unique ang lahat ng each segment that she gives or extends to the people. Kaya kailangan nandyan kayo at huwag kayong aalis or huwag kayong mag-miss ng segundo ng mga tanong ko kay Doc Esme. Okay, since Doc Esme, this is you value the gift of life God has given you, I want to talk about your life. I want to talk about your life. Now that you're 60, yes. Now that you're 60, I want to see, kasi sabi nila na iiba yung perspective ng tao from every 20 years of her life or every 20 years of his life. Now, I want you to tell something about your first 20 years and the next 20 years and then your 40 to 60 years old at the third 20 years. So, in short, I want you to tell everything about your life, those significant and impacting factors and principles that have injected and affected your life. First 20 years. Yes, though. Ganun, ma'am? So I will share with you my life every 20 years. Okay. So thank you, ma'am. So 20, hanggang 60 na yon. 20, 22, another 20, that's 40, another 40, 60. Okay, so thank you. Yes, so before I will answer that, ma'am, basahin natin muna yung comment ni Sir Bro Ryan America of TV channel. Nasa TV channel po siya. Yeah. Magandang afternoon, Coach Esmeña Celeste. Happy first anniversary sa programa mo at happy birthday po sa iyo. Kaisa ang Kapahayagan TV channel, TV channel Facebook page sa pagdiriwang ng kaarawan mo at sa programa mo. And soon, I will be part of Talk Life channel. Wow! Welcome, welcome, sir. At Talk Life channel, mas masaya, mas marami. Si Ma'am Daisy, baka malapit na rin. And of course, we have here my tandem at Sampaloc, the principal of Sampaloc Elementary, Alfredo Ambiga Jr., and another principal of Bani is Lynn Aison. Happy birthday. Happy birthday. So, ulitin ko po para po mapasama tayo sa raffle ng libro, ay kailangan po mag-message po kayo ng any lesson that you learned from Life Library, maybe today or previous episodes. Okay, first 20 years in my life. Of course, the first 20 years in my life is full of hardships. Talagang punong-puno ng hirap ang aming buhay, kahirapan. Naiiyak na agad ako. Punong-puno ng hirap. Kaya naman punong-puno ako ng pangarap. Ayan. So, pinuno ko na lang yung sarili ko ng pangarap. Sabi ko nga, I had nothing but a dream, which I nourished in my imagination. So, for my first 20 years in life, inabot ako kasi dapat yan from elementary to college. Supposedly, parang kung bibilangin mo 20 at age 20, dapat na-graduate ka na. So this is the year, these are the years where we have to really do something for our studies and finish an education as our passport to success. But during those, yung 20 years na yon, hindi ako nakagraduate. Kasi yun nga, punong-puno ako ng hirap. Although I started in college, but since I worked and studied at the same time, kaya natapos ko po 25. So papasok na pa ako dun sa next 20, yun na yung talagang real battle of life. These were the years where I had my life alone in the city, fighting for my survival. Fighting, kumbaga, life is a battlefield. Sabi nga natin, life is a battlefield and the only armor that I had are my dreams. Ito yung nagpapalakas sa akin. Ito yung armas ko, yung mga pangarap ko, yung mga, syempre, salita ng Diyos, ang mga magagandang bagay. Ito yung mga armas ko, yung determination, the top 10 winning qualities that I had
to make my dream come true, which are in my book. Ayan. So, nandun po, nakasulat po lahat yan kung paano ko napagtagumpayan yung laban sa buhay sa aking unang aklat, Real Life Success. So, dito po napapaloob talaga yung pinakamahirap na parte ng buhay ko, yung hanggang dito sa next 20 years of my life. Sabi nga, kung baga sa sundalo habang nasusugatan, lalong tumatapang. Kung baga sa kawayan, habang ibinababad sa tubig, ay lalong tumitibay. So I found those years, now I am glad that I was really, that I had all those experience. Maybe that was really the plan of God. Nakita ko na, plano yun ng Diyos. Para may sulat ako at may share. Para my life will be an inspiration. Because if I did not experience all of those things, I will not be able to inspire. I am not here at Life Library giving my testimony. Of course, I am not an author to give the testimony of how wonderful life is despite of hardships. Life is a gift. We need to treasure it. We have to be grateful with it. Ah, wow. Last, ano na ba yun? Yes, ilang taon na ako ay sa last 20 years. So, third 20 years. Kasi meron pang 4 20 years, 5 20 years. Oo. Doon so, naman sa ano na, yes, sa third. Yes. Sa third 20 years, I already reap. Ito na yung ano na, I already reap the fruits of my labor. Ito na. Oh, gumanda na ang buhay ko. Naging teacher na ako. So, nagsimula na akong umani. Nag-ani ng mga bagay na ipinunla ko, na pinaghirapan ko. At yung pag-aani ko na yon, lahat ng pinag-aralan ko, isinare ko sa iba. Diba? Sabi, we have to be fruitful. So everything that I learned in life, as an educator, I shared. I taught in college as an instructional leader also in DepEd. I shared everything to my teachers, to my teaching staff. So I give them technical assistance based on the wisdom that I learned from my experiences and from the wisdom of others. Diba? At the same time, as a college professor and a school owner. So talagang kung ano yung naani ko, kung ano yung pinunla ko at nabiyayaan ako ng bunga, I shared. Ishinare ko din. Kaya I fly. Sabi ko nga, as an educator, I wanted to fly to the highest horizon I could fly. Not necessarily in terms of wealth, position, or ano pa, but in service. Ayan. Nakalipad wow. naman tayo. I am like an eagle na flying, wow. soaring to the highest horizon. Now, pinakamataas ko na ngayon ang pagiging author. Diba? Nilipad na natin ang pagiging author, ang pagiging motivational speaker, once a school owner. Nakalipad naman tayo simula sa pinaka ng galingan natin na naging successful tayo. Ako talaga successful, not necessarily na yung success kasi para sa akin is i-consider saan ako nang galing. So malayong-malayo na ang aking narating kung para kung saan ako nang galing. Ayan. So, okay. 20 years. Very, naubos very ko nice. Na yung 60 years. Very nice responses, Doc. Sana maraming hindi naka-miss. Dapat hindi nila na-miss yung mga sagot nyo. Kasi merong papunta na rin ng 60. Ako din, one year more. This year, I will be 49. And then, wow. 50. And then 11 years after this year. So, yan. Talaga makikinig din ako habang tinatanong kita. I will really listen to what to every single word that comes out from your mouth kasi napaka-importante lahat ito. So I have very few quick questions though para lang ma-enrich yung ating
mga experiences in life that you have shared, everyone. So I have here very few questions. What's joyful about being 60? Kasi madaming natatakot na, ay, naku, senior citizen na ako and all. So what's joyful about being 60, Doc? Yeah, what's really joyful in being a senior citizen? I'm free. I'm free of a lot of responsibilities. Although, hindi naman tayo yung taong masaya-masaya lang. Pero that is what really, maybe everybody is looking forward that after all those doing a lot of things, no? Nagsikap tayo, sino ba namang taong hindi matuwa na at last we have time for ourselves, for our family, and of course for God, serving the Lord. Siguro, Coach, ano, kasi marami na dito, wala, gusto ko munang batiin at magpasalamat. Ito, ano ko din ito, laging nanonood din, si Coach Arwen, Dr. Serrano, andito din si Ma'am Shea Orlanda, si Julio Celeste Kabik, Jennifer Rodolfo from California. Wow! So, mag-ano na kayo, mag-message na kayo kasi kahit mabunot kayo, hindi mapapasama sa mabunot ng libro kung walang ilalagay, sabi ko na, lesson. Kahit sa ngayon lang, ano yung mag-comment lang, biggest takeaway nyo ngayon or sa previous. Nandito na rin from Bulacan, Noelyn Vicmondo de Guzman. And of course, one of my staff in Sampaloc National High School, Hannah Macabacquiao. Okay, so uulitin ko, please give your takeaway for you to be qualified for the book raffle. Okay, so next question, ma'am. Excited din ako sa mga questions mo. Ang gaganda ng mga tanong. Maraming salamat, Doc. Gusto na natin tanong. If you are joyful of something about when you get 60, ano naman ang nakakasakit? Agi? What's sad about being 60? May nakakalungkot ba, Doc, sa pagiging 60? Ganit eh, malabo ka. Mag-ano muna tayo, baka mamaya babalik yung signal mo. Ma'am Angel, pwede ba nating i-play yung next set of greetings, anniversary greetings? Ma'am Angel, anniversary greetings. Halina't magkape at kausapin ng Panginoon every day.
Life is a battlefield. To win, let's armor ourselves with doses of wisdom to keep us strong in faith. Let's continue to grow, to inspire, and to empower one another. Come, join us. Think, learn, connect. Here at TLC. Ayan, Doc Esme. Okay na ulit yung aking ano. Maliwanag po ako? Yes, okay na ma. Maliwanag na ngayon. Okay, yun po yung kaninang tinanong ko. What's joyful about being 16? Nasagot niyo na po. What's sad about being 16? Yun naman po yung next na tanong. Pardon, ma'am? What? What is sad about being 16? Pardon? Pakiulit po. May nakakalungkot ba? Sad. What's sad about being 16? Ay, what is sad about... Yeah, syempre, nakakalungkot din. Kasi ano eh, alam mo, kahit na even if I want to be free from responsibilities, I will be missing the company, of course. That makes me sad. I will be missing my usual life. I will be missing my friends. I will be missing my fellow teachers. And what makes me sad, one thing more, ayun, it's more on sa bahay na lang. It's really, although I am telling myself that I will have rest and recreation, I will go for a travel. Hindi naman araw-araw ako mag-travel, di ba? So, it will really be a big adjustment. So, ganun lang talaga siguro, may masaya, may malungkot na part in everything. Just like graduation, just like getting married, mga ganun, di ba? Lahat ng bagay na papasukin natin, when we close a door and we open another door, there is something, there is an excitement, but at the same time, there is also fear, di ba? There is fear and excitement. Yeah. Okay. Na-experience ko yan ngayon. Oh, that fear and excitement joined together, they make a very surprising life, very active life, life born out of curiosity na you keep on pushing through kasi may something new. Kasi merong natapos, so meron na ulit na darating, Doc, di ba? So can you please give me, Doc, yes, one significant thing why you wish to say, God, thank you very much ngayong araw. Give me one very significant thing why you wish. Give me one very significant thing why you wish to say, God, thank you very much. It's ngayong araw po. Can you hear, Doc? What is that significant thing that may I repeat kasi ano, mamahina talagang dating. What is that significant thing that I should be thankful to God at this very moment? Is that the question? Yes. Yes, Doc. Yes. Definitely, yeah. Yes. So, of course, yeah, thank you. Very first thing that I am grateful is for my life. Kaya nga, life, the gifts of life. So, ang number one na gift of life, of course, when when I was born, that's already a gift of life. But every year, every day, and every year is a gift of life. Yung patuloy na nabubuhay araw-araw, lalo na sa loob ng isang taon. That's really the greatest gift of life na na-receive ko sa araw na to. Kasi although I celebrated my birthday the other day, today is my actual birthday. And of course, another gifts, marami naman, pero things that I consider biggest, no? Aside from life, kasi syempre parang expected na yung buhay natin. But something that is unique that I receive as a gift from God is
my books, the launching of my 2 books. I consider that as a gift from God, and those gifts, I will return them back to God. So I will return them to Him, kasi kapag nabasa yon ng ibang tao, regalo ko rin yun sa mga tao. Regalo ng Diyos sa akin na iniregalo ko din sa iba. So, yung mga blessings na binigay ng Diyos, God blessed me. God blessed me to be an author. Kasi without God, I could not write. Everything that the wisdom that I had were founded through God. So, yung lahat ng kung anong meron ako, ano yung nalalaman ko, pinanday yon ng panahon, pinanday ng aking mga karanasan, pinanday ng pagbabasa. Because I love to read. Read to succeed, di ba? We keep on reading. Pag gusto nating mag-succeed, we keep on reading. So yon, ang buhay at yung dalawa kong libro. Siyempre, ang aking pamilya, ang aking mga mahal sa buhay, kasama na rin sila dyan. Pero yung kaiba nga, na regalo ngayon, is yung aking dalawang libro. Okay, at hindi po tayo lalayo konti sa inyong libro. Napakaganda talaga ng inyong libro. Matutulungan niya ang maraming tao, mga teachers, hindi lang mga teachers, all the people from all walks of life, pag binasa nila ang libro nyo, ay talaga namang matututo sila sa mga to. Now, you have your first book already, Doc, and then you have your second book. Now, since you have started writing already, how do you define writing a book? Ano ba ang pagsusulat sa inyo? How do you see writing a book? For me, writing a book, I started sa akin naman, whether it's a book, whether it's an article, whether it's a poem, parang walang pinagkaiba. Kasi I started writing. I love writing at my young age. I wrote a lot of literary pieces. So, from there, when I wrote my first book, talaga akala ko hindi ko alam paano ganun lang, hirap kong mamili ng title eh. Kasi ito, karamihan doon, yung mga literary pieces that I wrote. Yeah, these are literary pieces that I wrote and my collections. Kasi ako, I'm a lover of literature. I'm a lover of wisdom. And for me, literature are very rich in wisdom. If you want to be wise, it's literature. Believe literature. Yung sa akin, for example, Desiderata, Invictus, The Road Less Traveled, The Clay of Youth, The Arrow and the Song, and a lot more. The Miller of the Dee, napakasimple, pero para sa akin, ang bigat ng lessons. So writing a book for me is something to inspire. But I started writing with my literary pieces as my catharsis of outpouring my emotion. Nagsimula ako sa pagsusulat ng mga poem na talagang yun ay expression of my deepest emotion. At ang mga deep emotion na to, sabi ko, nabuhay nga ako sa hirap, ay kung paano ko mailabas yung mga paghirap sa buhay. Pinakamahirap yung inay, forgive me, na feeling ko, nung namatay ang mother ko, feeling ko lang masama yung loob niya kasi umalis ako sa amin na ayaw niya dahil nga matigas ang ulo ko, dahil nga gusto kong matupad ang pangarap ko. Mga ganun. Inay, forgive me. Habang sinusulat ko yon, tumutuloy yung luha ko, basa ang papel, kinabukasan, binasa ko, wow, pala ito. Hindi ako nagsusulat na magsulat nga ako. No, I did not do that. Basta pagka may gusto akong ilabas, nagsusulat ako, din tinitingnan ko, it can be a poem. So inaayos ko na. Ganon ako nagsulat. Yeah. So writing is for me, I started writing as my means of outpouring my emotion, to enlighten myself, of course,
And ako parang ina-advisean ko na rin yung sarili ko doon eh. Parang ano, kunwari, sabi ko sa tula ako, ano? Reflection, Doc. Ano ba yun? Parang something like, huwag kitlin ang sariling buhay. Pero, hindi ko talaga advice yun sa ibang tao. Advice ko yun sa sarili ko. And then, yun nga, writing, naisip ko. Actually, ano eh, meron akong autobiography, yun sana yung i-develop ko. Ang autobiography ko was entitled, The Secret Pages and Mystery of My Life. Sikreto, ayokong i-share, ang hirap pa yun ang buhay. Pagtawanan nila ako, ganon. Akala ko, ang buhay ko ay isisikreto ko. Kaya, The Secret Pages and Mystery of My Life. E paano ko nga isi-share kung secret, di ba? And then, until such time na naisip ko, I should not be ashamed. Hindi dapat ikahiya yung kahirapan. Hindi ko pala dapat ikahiya yung aking pinagdaanan. Dapat ko yung ipagmalaki. At dapat ko palang i-share para magaya ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga kabataan. So for me, that's writing a book. You have a purpose. Hindi ka magsusulat ng libro because you want to. Dahil gusto mong ma-promote. Nako, mahirap yung ganon. Hindi ako magsulat ng libro dahil gusto kong ma-promote. Maybe bonus na lang yun, di ba? Hindi ako magsusulat ng libro kasi gusto kong ma-impress. Magsusulat ako ng libro dahil meron akong sasabihin. Meron akong i-share na alam ko na makakatulong. That's it. Writing for me is a form of communication to people na hindi man ako iikot bawat school, bawat lugar, yung libro ko na ang umiikot para sa akin. So that's writing. Writing for me is my form of communication to people all over the world. Kaya kung mabunot ng aking dating teacher yung libro ko, makarating ito ng, sana ba siya sabi ko kanina? Yan, may dementia na ako. Makakarating California. Ayan, coach. California. Before siguro ng next question mo, Doc, bumabati po sa akin. Siyempre, tuwang-tuwa ako at nandito sumusuporta ang ating President CEO ng Talk Life Channel, Coach Leo Gamel Orencia. Happy birthday, Doc Esme, sabi niya. And of course, nandito rin yung mga sumusuport na mga BOD ng PLC. Thank you. At least feel ko na kahapon sa launching ko at sa aking birthday, nandito ang lahat ng kapamilya ko sa iba-ibang school, pamilya, biological, 'di ba? Family from different schools na aking pinanggalingan. Ngayon naman nandito sa akin ang aking Talk Life Channel family. So si Hannah Cardona, si Coach Beng nasa atin din. Si Hannah Cardona, sabi niya, biggest takeaway ko po from you, ma'am, since I meet you is your saying na keep the fire burning. All starts from that, and if I'll keep that saying alive in my life, I will strive to do my best. Ayan, thank you. Yung mga iba, mag-share na rin ng biggest takeaway for the raffle. Ayan, si Ma'am Lynn din, basahin natin. I have learned from Coach Ismenia, asked me to start every day with a dream and make sure to work on that dream soon. If the next morning, as life goes on, continue dreaming, believing, and lastly, making the dream possible. Ayan, nabasa na yata natin kanina. Next question, please. Ganun excited. Napaka-exciting talaga ng segment na to. At napaka-surprising ng mga questions, full of wisdom, and full of compassion, yung mga lines ni Dr. Esme. Love for human race, love for your family, and love of the gift of God-given talents that you have, so you have to share to other people. Ito, talented na si Doc Esme kasi nakita kong sumayaw siya sa kanyang TLC. May sayaw and may mga commercial. Yes. So, I love this, her skill, no? And writer siya and motivational speaker. So, parang there's nothing you could ask for, Doc. Pero,
gusto ko tang tanungin kasi nobody's perfect, meron pa ring missing. So, if God will give you something now, what is the talent or skill that you really wish for? Apart from being an author, apart from being a motivational speaker, apart from being a dancer sa TLC, ano po pa po ang talent na gusto nyo pag binigyan kayo ng Diyos ng talent na yon? Siguro although I can sing, I don't have a good, I can sing kasi ako naman naniniwala that everybody can sing. But I want to have a talent in singing. Kasi when we see talent, kakaiba siya sa, you can simply sing sa talent. And of course, I want to be, to have a talent in singing, that because that is also another means or another way of inspiring people through songs. Ako naniniwala ako pag ako nalulungkot, makikinig lang ako ng musika. Kaya gustong-gusto ko din na sana kung mabigyan lang ako ng talent, sana musika, para yung mga nalulungkot ay maa-up ko, para yung mga nawawalan ng pag-asa ay mapapalakas ko ang loob sa pamamagitan ng aking awit. Hindi kasi ngayon, baka kung aawitan ko sila, baka... baka maulan at lalo si mabwisit pa siya. So singing. Yan ang gusto ko na talent. Hindi matutuwa sila pag ikaw ay kumanta ngayon. Well, anyway, leading to not yet the last part of my questioning. Medyo maano-ano pa to, parang nasa pa-climax tayo ng mga questions kasi it's all about retirement, Doc. Hindi tayo matatapos sa segment na to kung hindi ako magtatanong pa. Yeah, anyway, pwede nagpaalam ako, pwede tayong mag... Yes, pwede tayo namang mag-extend ng konti ngayon kasi, Ito, sige, Coach, before your next question, Coach Rezwan Faralulu, one of my TLC family, is also with us. Sino pa ba? Yan, inuulit ko, sana magbigay kayo ng inyong biggest takeaway para po maisama ko po kayo sa raffle. Sa Puro sa Paraffle, i-review ko na lang ito. Lahat ng mga nandito, marami na rin ito, kahit itong present na lang, di ba? Maraming nandito, kayo yung ipi-play ko. Kaya basahin ko na muna siguro ang pangalang, Coach, para matandaan ko na lang. Okay, nandito with us, syempre, si Coach Loretta, si Coach si Jovi Perez, si Hannah Cardona, si Bro Ryan America, si Lenny Sagon. Ayan, Lenny Sagon. From ano din ito eh? Sa ibang bansa din ito. Let review week ko to. So, nagtuturo na siya sa ibang bansa. Paki-coach nga, Lenny, kung saan. And then we have Alfredo Ambigia, Lynn Ison, si Jennifer Rodolfo, Beng Tuazon, Hannah Cardona, Coach Leo, and Rezban Faralulu. Okay? So, sige. Next question tayo, author. Next question, Doc. Yes. Okay, ito ang susunod nating question. There are a lot of professions in the world. Pwedeng maging doktor, pwedeng maging lawyer, pwedeng maging farmer. Ang daming professions sa mundo. Why did you opt to be a teacher, Doc? Bakit teacher? Bakit gusto mong maging teacher? Why did you choose to become a teacher? Yeah. Yeah, thank you. I love that kasi talaga that is really one of the best questions that I always wanted to answer. For me, I learn to be a teacher. So, ginusto ko 'yun dahil 'yun ang naging purpose ko sa buhay. 'Yun ang nararamdaman ko nung nag-reflect ako, 'yun yung alam ko na mission ko sa buhay. But you know what, author Daisy, I was also astrayed. Unang-una, although ako marami akong gusto. Ang pinakagusto ko syempre teacher, pero ginusto ko din ang maging madre.
ginusto ko rin ang maging psychologist. Yan yung tatlong yan, ang tatlong pangarap ko. Pero sa tatlong yan, pinasok ko din ang pagiging accountant. Tinakasan ko yung pagiging teacher. Kasi nga, during those days in 1980s, pag accountant ka, malaki ang sahod at pang-abroad. For greener pasture, ganun ako eh. The younger I was, the higher my dreams were, di ba? Ang dami kong mga pangarap. Very idealistic ang pagkabataan. I'm pretty sure na lahat tayo dumaan sa kabataan, lahat ideal. Ideal husband, ideal friend, ideal house, ideal. Lahat ng ideal nasa iyo na. Pero one time magising tayo, there is no such an ideal, word ideal. Kasi lahat may flaws, lahat may imperfections, di po ba? So, ayun, naging secretarial na rin, gawa ng pinasok ko yung secretarial kasi para lang mapadali na. So, naligaw din ako, but at the end, talagang bumalik sa akin yung pagiging guro. At yung tatlong gustong-gusto ko were rolled into one. By being a teacher, para na rin akong madre, di ba? Para na rin akong madre na nagtuturo how to keep one's faith, di ba? At sa pagiging teacher, para na rin akong psychologist. So, I have a lot of books on psychology kasi I love really studying human behavior. So, kahit hindi ako graduate ng psychology, siguro sa kaalaman, sa tunay na buhay, kung paano mo pakisamahan yung iba't ibang uri ng tao sa iba-ibang mayaman, mahirap, lahat na. At sa ating pagbabasa, para na rin akong graduate, kulang na lang ako sa papel para masabi na nakagraduate din ako ng psychology, di ba? At ganun din sa pagiging, yung gusto kong maging madre, matagal din tayong nag-serve sa simbahan, as a lecture commentator, as nagtuturo ng religion, so nag-aral din tayo dyan. Kaya yung tatlo na yun natupad. Pinagsama lahat yun, na-integrate sa buhay ko bilang isang guro. Kaya pag gumawa kayo ng study, Doc, very maganda. Pag gumawa kayo ng study, very holistic yung approach, no? Very global kasi lahat, yes, sa lahat, you will look into your study in a multi-level lens, no? Makikita mo yung lahat ng anggulo ng isang bagay, ng inyong data, at mailalabas mo, you can exhaust from your data kung ano yung magandang, ano dapat ang pagtingin, ang kabuuang pagtingin sa isang bagay. So, napakaganda ng isang, mga experiences nyo, na ang magagawa ng experiences nyo sa iyong pagtingin sa mga bagay-bagay. So, how did you live your life as an educator? Since naging teacher po kayo, hindi naging psychologist, or hindi naging madre. So, how did you live your life as a teacher? As an educator? Yeah, as an educator, I thought I was born a teacher and will be a teacher all the rest of my life. Kasi pangarap ko talagang magturo as a classroom teacher. But then, later part in my life, I was made to be a leader. I was called to be a leader. So, in my discernment, I was called to be a leader. Sabi ko, Lord, bakit ako? Why me? No, teacher na lang ako. Dito na lang ako sa teaching. Di ba yun ang gusto ko? Wag nang leader, kasi hindi ko kaya yan, kasi iyakin ako. Pero the opportunity na parang, para ba ako dyan? So, para kung narinig yung sabi ng Diyos, akong bahala sa'yo. You need to be a leader for you to be able to do more. Kasi parang narinig ko na pag classroom teacher ako, I have a lot of ideas, na kapag hindi in-approve ng aking superior, hanggang doon na lang ako. Hindi ako makalipad. Kumbaga, hindi ako makalipad ng mas mataas. But as a school leader, mas malawak ang maliliparan ko. Mas malawak ang magagawa ko. Kasi leader na ako eh. So, I took the challenge. Sabi ko,
sige na nga, kasi gusto ko naman talaga mas makapaglingkod ng Malawak. So as an educator, I did not stop being a classroom teacher, being an instructional leader. Sinuong ko na rin ang pagiging college instructor. At ang pagkakaroon ng sariling school. Siguro kung tanungin mo ako kung ano yung greatest achievement ko aside from yung mga books ko, na kahit na i-close na yung school ko, I still consider it as my greatest achievement. Kasi no matter how small, kahit na maliit pa lang yung school ko noon, talagang ang laki para sa akin, napakahirap na yun. Isang malaking achievement na para sa akin. So tatlo yan na malaking achievement ko. Apat na siguro, no? Being an author, itong Life Library, yung school ko dati, at yung putting up of, yung initiating the establishment of Katubig Integrated School. Kasi dahil sa ating leadership, ay na-convert yung elementary into an integrated school, na legacy ko na rin yun, na masasabi, kasi marami nang nag-aaral doon. So it's my living legacy aside from the book. And it's very significant, Doc. Saka napaka, oo nga, parang bihira naman magkaroon ka ng school. And from your life history, from what you have shared to us, parang malaking achievement talaga ang magkaroon ng isang school, college po, no? School sa college, yes. O from kinder down, from college down to kinder, yung levels nyo, yung mga school nyo? Or college lang siya? College. Ay, yung school ko, sa college, nagturo ako sa college. Nagturo ako sa tatlong colleges. But yung school ko, preschool, then grade 1, grade 2, hanggang grade 3. Ganon. Oh, then after 4 years, I was already in Bulacan. So, I was forced to close kasi hindi ko na siya namomonitor noon eh. Pumunta pa ako ng Bulacan with my personal philosophy, alam mo, author, sabi ng iba, I contested the famous saying, a rolling stone gathers no moss. Sabi ko, no. Ano ko yan? Ano ko yan? I-oppose ko yan. Kasi for me, a rolling stone gathers moss. M-O-S-T. Ano yung nag-gather ko? Experiences. At yun yung kayamanan ko eh. Hindi man ako na-promote sa kaiikot ko, pero nakagather naman ako ng maraming karanasan na siya ko ngayong isinusulat, na siya ko ngayong isinishare. Kasi yun ang mission ko sa buhay eh, to inspire, to empower, to change lives. Diba? Kahit na hindi naman tayo perfectong tao, gusto din nating maging bahagi ng pagbabago ng mundo, pagbabago ng bawat isa. Na kaya tayo sinisikap din na yung ating mga weaknesses and imperfections, we are really praying to God na sana ay mapaglabanan natin lahat. Pero yun nga eh, no one is perfect. Pero we always want really to be a part of the change in this world. Ayan, ang dami natin pagkakahawig, Doc Esme, like you promote transformational leadership, instructional leadership, yung transformational leadership, you really wanted that to be used and implemented in schools. Tapos yung sabi mo, a rolling stone gathers no dust, gather, ano yung line na yon? I also believe in you. I also argue that it's no. I strongly agree with you. A rolling stone gathers moss. Yes, a rolling stone gathers moss. Alam mo, Dr. Esme, yan ang magandang next book mo, A Rolling Stone Gathers Moss. And be a transformational leader. Wow. Hello, a transformational person. Pwede rin. Kahit na hindi siguro leader, coach, a transformational person. Kasi kailangan nating lahat mag-transform. Parang, alam mo, ang gusto ko din ngayon, alam ko yung naisip, the metamorphosis, the transformation of a person. Yung parang butterfly, the transformation of a butterfly
from a caterpillar, napakapangit na caterpillar, but if we have to undergo the process of learning, the process of growing, eh lalabas tayong isang magandang paru-paro. Ayan, baka metamorphosis. Gusto ko din yan na title. The metamorphosis, the journey. Ayun. Parang ganun. Yes. Ah. Pero kung taglit, nandito kasi si Coach Cleveland Deliquinha, sabi niya, inspiring. Thanks, Author Esme. We have much. Para alam, eh ganun ko nga, kung alam ko. Ayoko yung... Ayan. We have much in common. Nakakatuwa. I can relate so well. Alam niya si Coach Cleveland, kasama ito ni Coach Jonas. Nakarating ito sa Anda, sa Pangasinan. Thank you, Coach Cleveland, kasi talagang na-inspire kami din sa iyo, sa message mo. Tuwang-tuwa naman ako talaga na sinikap mo pang makarating sa aking launching to represent the 300 plus or the 400 plus authors of Wyla. And of course, sabi ni Hannah Cardona, wow, a Rolling Stone gathers most. Yes, that's my personal philosophy na nabuo ko sa aking pag-ikot-ikot. So meron na ako, marami na ako mga personal philosophies, di ba, na nandoon sa aking aklat. Okay, meron. Wow, Dante Ravancho is also watching with us. Ayan, thank you, sir. Thank you, sir, for watching. Ayan, salamat sa mga nanonood. Very supportive sila sa inyo, Doc. Siguro mag-send, wala namang susunod. Sige. Very supportive lahat sa inyo, Doc Esme. Ganon din ang, yes, ang CEO ng TLC, ganon din ang Wyla team sa pamumuno, yes, ni Sir Jonas. Wyla, so and your, of course, your family. Oh, nag-message na siya eh. Ayan. And yes, DepEd. Sa mga family ko lahat ito. Ang daming nagmamahal po sa inyo. So, keep going with what you yes, dream of. Keep pushing. Sabi nga nila, kung meron ka talagang vision, kung meron ka talagang pangarap, dapat nakatutok ka lang doon. And whoever or whatever hinders your dream, do not listen to them. Do not listen to this. Keep on going. Ganun po yung natin. And yes, I really like, tatandaan ko yun, Doc Esme, yung sinabi mo na, yan, a Rolling Stone gathers most. Kasi medyo Rolling Stone din ako eh. Yes. Medyo Rolling Stone meron din ako. Meron akong quotation. Paikot-ikutin na yan. Ikot na. Yes. A Rolling Stone. Keep it rolling. So Doc Esme's life is worth emulating, lived to the fullest, sabi ni Coach Deliquinha. Okay, thank you. Oh, may tanong okay, pa ba so tayo dyan? Kasi mamaya, magbibigay ako, Coach, magpi-play. Ewan ko kung may na-message yung mga teachers ko ng konting mga pangyayari kahapon sa launching at sa birthday. Kung wala, ano siguro next time na. At saka, sorry din. Sorry siguro kay Ma'am Ilakin siya na at saka mga teachers niya sa pagbati nila, hindi daw ma-play. Hayaan nyo, ipi-play pa rin natin next time. Extension pa rin natin ng anniversary. This is ipi-play natin. Okay, so ang galing-galing, ang ganda-ganda ng mga tanong, ma'am. Meron pa ba? So, may ganun eh. Ayun po. Siguro isang line na lang to wrap up, no, Doc Esme? Yes. Lahat ng mga sinabi nyo, sabihin nyo na sa isang linya para mas ma-integrate or mas ma-absorb nila sa kanilang isip at buhay. Pagkatapos ng segment na to, bubuhayin nila sa kanilang sistema ang iyong napaka-importanting linya na bibitiwan ngayong Life Libraries Anniversary, kaarawan mo. So, yan po. Isang linya lang, Doc. Yan, siguro life is a gift from God. Let's treasure it. Share it. Let's grow it. And let's live life to the fullest.
Ayan. Yeah, that's it. Very nice. Very nice. Maraming salamat, Doc, sa mga sa wisdom na shinare mo ngayong araw. Maraming salamat sa mga lessons in life that the people, the listeners, your audience must listen to, must hear today. And maraming salamat at nabigyan ka na naman ng isang araw, ay na isang taon na naidagdag sa iyong buhay. At maraming salamat din sa TLC for giving you the opportunity to share all of these things from your heart. Thank you, Doc, sa pag-invite sa akin as your host today bilang isang birthday celebrant at isang celebrator din nung anniversary nung iyong life library. Congratulations, Doc. Thank you. Ako po ang magpapasalamat, Author Desi. At asahan mo, magkikita din tayo in personal. Hopefully, this March, magtuloy-tuloy ang ating bonding. And I hope that the friendship will continue. And kasi we have a lot of things in common. Siguro we can be good of friends, di ba? So before, bago po tayo, gusto ko ding magpa-play ng ating mga short na video ng events yesterday, two important events, the 68th birthday as the gift of life and my books, the launching of my book as the gifts of my life again. So gusto ko munang, ayan, humabol sa atin si Dr. Joey Caserial, ang aking kaibigan at former PSDS at ang PSDS at present ng Mabini District. So nandito din po sila kahapon, even ay nung isang araw ever supportive. So maraming salamat sa lahat ng nanood. Panoorin muna natin po itong ating mga video sa ating ano. Thank you, ma'am. Thank you.
Ayan. So bago po tayo mag-close na dito, basahin pa natin yung mga pahabol. Sabi ni Coach Author Cleveland Delequina, life is God's gift. Share it. Live it to the fullest. Wonderful. Doc Esmin, happy birthday, happy anniversary, happy retirement. And of course, humabol din ang aking batchmate, si Editha Celeste, happy anniversary and happy birthday, Ma'am Esme. Okay na, nabasa ko na ba lahat? Sana yung mga nandito na nakasama, mag-share kayo ng inyong takeaway para mapakasama kayo sa gagawin kong raffle na sa next Sunday na ako ipaparaffle sa Life Library din. Ipapakita ko yung bunutanle. Okay, so it was really a great day with my legend co-host and interviewer, Coach Mari Daisy Oñate Corral. Thank you very much to all those who are with us today in this very special day of Life Library. Sa lahat-lahat ng nanood, maraming salamat. Simula noon hanggang ngayon, patuloy po tayo sa ating pagbibigay ng inspirasyon at kalakasan hanggat nandiyan kayo. So ang episode natin for season 5 is Go, Grow, and Glow in Wisdom. So we will be giving you doses of wisdom to inspire us and to empower us in life. Thank you very much and see you next week.